And hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw po sa lahat na manonood ng video ng magandang araw po sa inyo. Sa ang sulok naman ng mundo, magandang araw sa inyo at syempre Happy New Year na rin po. Yan. Sa vlog natin ngayon guys, pag-uusapan natin yung dahilan kung bakit hindi nagpapakasta yung female hamster natin dun sa male hamster pag gusto na natin mag-breed. Pero guys, bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yan guys, simulan na po natin. Ganito po, may nagtatanong kasi sa akin, nag-comment, tapos syempre nag-message na rin po. Bakit daw po hindi nagpapakasta yung female hamster niya pag isinasalang niya na doon sa male hamster? Tapos nang aaway po. So kinakagat niya yung male hamster. Simple lang po yan guys. Baka po hindi in-heat yung hamster natin. Baka hindi pa in-heat yung female hamster natin. Or alam natin in-heat pero nalipasan na. Ayun po yung pwedeng maging dahilan. So paano ba natin malalaman guys pag in-heat na yung female hamster natin? Kasi dito sa amin guys, ang palatandaan talaga namin pag nag-i-in-heat na yung hamster namin is may mapanghing amoy po talaga. Pero yung mapanghing amoy na sinasabi ko guys, iba to pag hindi kayo naglilinis ng bin cage. Kasi pag hindi kayo naglilinis ng bin cage, pag nagtagal, mapanghi po talaga. Kailangan, eto kahit bagong linis yung bin cage mo, pag naamoy mo to, na matapang talaga yung amoy ng hamster mo, isinasalang na po namin yan. Ngayon, pag isinalang namin tapos hindi po nagpakasta, tinatanggal po agad namin yung female hamster. Ang ginagawa namin, ibinabalik namin kinabukasan. Kasi ibig sabihin nun guys, kalalabas lang po ng white, yung ano na yan, yung liquid na yan guys. Ano ba yung liquid na yan? Yung parang malagkit siya guys, malapot na liquid. Tapos napaka panghi po talaga ng amoy, napakatapang. Yung tipong sasapakin ka sa sobrang tapang ng amoy na yun guys. Kaya pag naamoy na po namin yon or nakita na namin na may ganong nailabas yung female hamster namin, within the day pinapakastahan na po namin yan. Try na try na po namin. Ngayon kung hindi po magiging successful yung pagpakasta namin that day, ang gagawin po namin, ibabalik po namin siya kinabukasan. Dahil ibig sabihin hindi pa siya magpapakasta pag inaway niya yung lalaki. Kaya ang ginagawa namin, tinatanggal muna namin yung female doon, kahit naamoy na namin yung mapanghing amoy na yon, tinatanggal namin. Ngayon, kinabukasan, ibabalik namin. So, sa ganung pamamaraan namin guys, nagiging successful po yung pag-breed namin. Tapos naman, eto pa guys, kasi ang ginagawa kasi ng iba, kahit nakastahan na, bakit daw hindi po nagbubuntis yung female hamster? Baka po, matanda na yung hamster natin, or lampas na po siya ng 14 months, or 15 months pataas. Kasi, once na yung female hamster natin, umabot na po ng 14 months pataas, mahirap na po talaga mag-breed. Mahirap na i-breed, or hindi na po capable for breeding. Kaya ang ginagawa natin guys, para makakasigurado tayo, 1 year below yung i-breed natin. Or 5 months. 5 months pataas, 5 months to 1 year. Ayun po yung i-breed natin. Huwag po tayo mag-breed ng 14 months pataas. Kasi hindi na po talaga capable for breeding yung female hamster natin. Tapos guys, eto pa. Pag lumalabas na yung itlog na hamster natin, yung pag lumalaki na, napapansin nyo na lumalaki na, pwede na po talaga yan i-breed. Kasi yung iba natatakot, pag lumalaki daw po yung itlog ng hamster, natatakot sila, baka nagkakaroon ng sakit. Hindi po, normal lang po yan sa male hamster natin. Pwede na po yan siya ma-breed. So, uulitin ko guys, kailangan alam nyo yung estrus cycle ng female hamster natin bago tayo mag-breed or bago tayo pumasok sa hamster breeding. Para hindi po tayo mahihirapan mag-breed. Napaka-importante po yun ng estrus cycle para sa mga breeder na gaya namin. So yun guys, ayun po yung dahilan bakit hindi po nagpapakasta yung female hamster natin. So hindi pa po in-heat talaga. Kaya antayin po natin tapos alamin din po natin yung estrus cycle ng hamster natin. So yun lang po. Hanggang sa muli po.
Uulitin ko, hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli pong video.